ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay na kuniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya ay pagunita sa mga martir na banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Kahapon po, dakilang kapistahan San Pablo, San Pedro na nag-alay ng buhay. Marami pa mga nag-alay ng buhay na Kristiyano para mula sa dugo ng mga martir, umusbong ang binhi ng pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin nating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa sambayan ng Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkalo mong kami patatagin sa magiting na katapangan sa pakikipagtunggali sa pagsubok bilang tugon sa kanyang pagdalangin at magala kaming lagi sa maasahang tagumpay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar,
at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Matakot sa puon kayo Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang puon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng Gadinero,
sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakailan mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga taga pag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Hesukristo. Sambahin natin sa misa, dakilain natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. At makikita natin ang katangian ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sambahin ang Panginoon sapagkat ang kanyang disenyo, ang kanyang plano, ang kanyang balak ay matutupad. Sapagkat siya'y Diyos, kailangan lamang tayo'y may kooperasyon sa kanyang plano para sa mundo. Ang Diyos, dinadakila natin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yan po yung linya. Si Abraham po, nagkaroon po ng bukod kay Isaac, meron po siyang anak si Ismael. Kaya lang ang linya, mapupunta kay Isaac, di ba? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. May anak siya si Ismael. Inalagaan siya ng Panginoon din, hindi siya pinabayaan. At mula dito sa isang anak pa ni Abraham, magiging isang malaking bayan. Kahit na ba wala ka sa direktang linya ng Panginoon, hindi ka ine-echepwera ng Panginoon, nandun pa rin ang kanyang pagkalinga, pag-aaruga, at ang kanyang pagmamahal. Kaya lang, kailangan may plano ang Diyos. Diyos, sinasamba natin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, may milagro po. May milagro po. Yung dalawang inaalihan ng mababangis na demonyo, pinalayas ni Jesus. Kaya lang ito mga demonyo, "Paalisin mo kami. Hindi pa namin panahon. Pahirapan mo kami." O sige, hayaan mo kami. Kung may demolition, hayaan mo kami pumunta sa mga kawa ng mga baboy. Kaya pumunta. Pinalayas ni Jesus, pumunta ang mga demonyo sa mga kawa ng baboy, pumunta sa bangin, nahulog, nalunod, namatay ang mga baboy. Yung mga tao, nakita ang lahat. Alam niyo yung reaksyon ng mga tao? Imbis na magpasalamat na yung dalawa, nawala na sa kanila ang demonyo. Sabi sa ating Panginoon sa Kristo, huwag na kayong babalik dito, mga negosyante, mga ngalakal, lugi. Ang kanilang negosyo, babuyan, namatay. Sabi kay Jesus, "Huwag na kayong babalik dito. Lugi kami sa inyo." Yun lang. Sinasamba natin ang Diyos, tumatalo sa demonyo, tinatalo ng mabuti ang masama. Pinupuri natin ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, plano niya matutupad. Pinupuri natin ang Diyos na magpapalis sa mga demonyo.
mananalo ang kabutihan sa dulo. At kahapon, pesta na dakila ng dalawang haligi ng simbahan, San Pablo, San Pedro ngayon, ang mga unang martir. Hindi lamang yung mga apostol, pati tayo, yung mga ay sumusunod, nag-aalay ng buhay. Meron din piyesta para sa mga maliliit na tao, ordinaryong tao, payak na tao na nagbibigay din ng buhay. Dakilangin natin ang Diyos. Sa Kanya ang ating buhay. Sa Kanya ang ating buong pagkatao. Sa Kanya ang ating buong sarili. Purihin natin, sambahin natin ang Diyos. Matupad ang Kanyang balak, tumatalo sa masama at karapat-dapat ng ating buhay. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalong sa San Roque, ingatan mo kami sa Delta variant. Nawa, tayo po ay maging bukas at tumalima sa kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos na may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Saan mo nitong tinapay
na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalo mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at magdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ang mga unang martir ng simbahan sa Roma, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapabilang sa kaharian.
sa trono. Kanyang alay sambahin, viva na sa reno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipinagkalo mo ang kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalaala, sa darating na buwan ng Hulyo, ipinapaalam sa lahat, lalo't higit sa mga sumusubaybay sa live streaming mass ng Quiapo Church, ang oras na mga misa ay ang mga sumusunod. Sa umaga, 5 o'clock a.m., 6 a.m., 9 a.m., 10 a.m., at sa tanghali ay 12:15. Sa hapon naman po ay 3 o'clock p.m., 4 p.m., at 5 p.m., kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado. Maliban lamang po kung Biyernes, ito po ay magsisimula sa ganap na ika-4:15 ng umaga. Pinaalalahanan po ang lahat ng mga nagsisimba at dumadalaw sa simbahan na ito na panatilihin ang pagsusuot ng face mask, face shield at physical distancing para makaiwas sa nakahawang virus ng COVID-19. Mag-ingat po tayong palagi sa ating mga pinupuntahan. Maraming salamat po. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Ano kay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nululahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mga hirap at sakit ng Jesucristo at inyong buong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniiyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang liibing at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At magpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka namin.